Magandang araw mga kamsir. Sa video natin na to, ipapakita natin yung ating food mix at yung mga vitamins na nilalagay natin, mga minerals yan. Papaliwanag natin kasi marami nagtatanong kung ano daw ba yung mga ginagamit nating vitamins at minerals sa ating mga alagang hamster, kung bakit sobrang lalaki nito at bilog na bilog yung mga pangatawan ng ating hamster at hindi ito basta-basta nagkakasakit tsaka nai-heat stroke lalo na pag ganitong mainit. Ito po yan, papakita natin. Itong food mix na ipapakita ko sa inyo na to, pwede to sa lahat ng hamster, okay? Sa lahat ha. Basta ganito yung susundin yung mixture ng food mix nila. Okay, una ito papakita natin. Nagtataka kayo bakit merong pink sa gitna. Yan po yung ginagamit ko nga po palang B12. Okay? Ito po yan, B12. Nabibili yan. Na naka isang bottle na ganito. Yan, 100 tablets siya. Siguro nasa, mura lang to eh. Nasa around 40 to 50 pesos lang yan pag binili nyo. Yan. Tanggalin ko na. Yan. Sumunod, nagtataka kayo, ano ba tong kulay brown o pink na powder na to? Yan po, pink mineral po yan. Yan po yung pink mineral na ginagamit sa mga ibon, sa kalapate, yan, sa manok. Yan, yan pong minerals po na yan, maraming benefits yan sa hamster. Okay? Medyo may kamahalan nga lang yun kapag bumili kayo. Ang sa Columbine po yung hanapin yung tatak para mas sigurado po kayong maganda yung ano yung benefits nung ano na yan, yung powder na yan, okay? Tapos sumunod ito. Bird seeds, okay? Yan. Tapos sunflower. Yan. Tapos hagibis at Integra 2 at Integra 3. Paghahaluin niyo lang 'yan. And then, makikita nyo, meron ditong mga hilaw naman eh, peanut. Ayan, dudurugin nyo lang yan kasi pag nabili nyo yan, ganito yan buo. Ako, dinudurug ko lang yan. Ayan, haluan nyo rin yan. Tapos, sa parte na to, kung mapapansin nyo, para kayong merong maikitang cereal. Okay? Hindi po cereal yan. Ha? Hindi cereal yan, ha? Mga hamster. Ang tawag po dyan, wheat germ. Okay? Nabibili rin po yan sa mga poultry supply. Pag hindi kayo makahanap, PM nyo lang ako at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung ano nyan. Yung kapag ano siya, bibili nyo kung ano yung parang pinaka ano nya. Tatak, okay? Ayan. Yan po yung mixture ng ating ano, mga food mix natin na ginagamit. Kaya hindi niyo na kailangan pang gumamit ng kung ano anong vitamins na ano ng mga nire-recommend nung iba kasi yung iba nire-recommend lang nila yon para kumita sila. 'Di ba? Kasi tayo ayan oh, kung gusto lang nating kumita, hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yung mga hinahalo ko sa pagkain, 'di ba? Ayan, nakita niyo naman oh. Oh, pink mineral 'yan. Kasi may mga nagtatanong kuya, ano ba yung ano, yung iba sasabihin. Isa sa mga sikreto ko yan. Isa sa mga sikreto ko kaya malulusog yung hamster ko. Di ba? May mga ganun pa. May nakita akong ganun sa ibang mga video eh. Ayaw pa nila sabihin, kunwari. Di ba? Para PM sila, ibibenta ngayon nila yon, iibahin lang nila yung pangalan. Nire-repack lang nila ngayon yan. Di ba? Ganun lang yun. Sa atin kasi, hindi natin kailangan gawin yung mga ganun, ano, natin re-repack yun. Di ba? Yan, ganyan lang po yun. Tapos sa kanyo lang po hahaluin yan. Ha? Yan na po yung binibigay ko sa mga hamster ko. O. Oh, pag inalo nyo, ganyan mangyayari dyan. Oh. Hmm. Diba? O. Oh. Ah, yan yung mga nutrisyon. Kompleto na sa nutrisyon nyo kapag naibigay nyo sa inyong hamster yan. Tapos, tubig. Haluan nyo lang ng honey. Yan, kasi ang honey
Ano yan? Pang anti-stress sa mga hamster yan. Maraming benefits dun sa hamster yan. Natatanggal yung ano nila dyan. Iwas din pala yung kaninang pink mineral na nandito sa gitna. Kung mapapansin yun, nagiging pink din yung ano, yung mga pagkain dahil din sa pink mineral. Yung pink mineral din yun para rin sa ano yun, sa pagbibreed ng mga hamster natin. Kung mapapansin nyo, yung ibang hamster, kapag nagbibreed sila, pag pangalawang anak na nila, napakapapayat na. Pero ito, ano, hindi sila basta-basta papayat. Ano sila, talagang kahit sunod-sunod silang mga anak, okay pa rin yung pangangatawa nila, makita nyo, bilog na bilog pa rin sila. Kaya nga, kahit ultimo yung mga baby nila, kapag natutunan kumain, kahit nakapikit pa, malulusog na, kumakain. Kahit hindi na nila padedein yun, maganda na yung, ano, yung nakukuha ng nutrition sa pagkain pa lang, kahit maliliit pa sila. Kasi, di ba, may mga hamster tayong nabibidyohan na halos pikit pa, ano, dumidedi pa, kumakain na. Yun, yun yung magandang benefit ng pink finger kapag nakahalo sa pagkain natin. Yan ha. Oh, ngayon, alam nyo na yung food mix na ibinibigay natin ha. Pinagsama-sama ko na yan para hindi na kayo malito kasi maraming nagko-comment eh. Na kung ano daw yung pagkain ng Syrian, pagkain ng ano, yan. Kaso, hindi ko sa inyo masisigurado yung presyo ng mga hinalo natin dyan sa lugar nyo kasi nakadepende sa lugar yan kung nasa magkano yung per kilo nyan eh. Iba-iba kasi yung bentahan nila. Nasa inyo na lang din yun kung saan kayo gusto nyo bumili. Kasi may mga poultry supply naman na talagang mababa mag ano nya, mababa mag presyo sa mga ano nila, mga supply nila katulad ng mga ganyan. Hindi kasi halos pare-pareha siya, nakadepende rin kasi sila sa ano yung parang bayad sa pwesto nila, ganun, kaya mataas ang benta nila. Kaya iba-iba po talaga presyo ng mga yan. Kayo na lang po ang humanap ng ano niyo, mapagbibilan. Basta yan po ang food mix ng ating hamster, okay? Lalo-lalo na sa Roborovsky, the best yan. Yan, parang hindi na kayo malito, pinaghalo-halo ko na lahat. Yan. Tapos ito, pakita ko naman sa inyo yung food mix ng ano natin, ng mga, kasi may mga ano rin tayo, mga mice. Ito. Yan, ito naman yung sa mga mice. Diba? So, paano mga hamster? Yun lang ha. Yun lang yung pwede nating i-ano sa mga ano natin. Ha? Huwag tayong gagamit pala ng ano, ng cereal. Lalo na ngayong mainit. Kasi kapag binigyan nyo ng cereal yung hamster nyo, alam nyo mangyayari dyan, magiging ano yan, laging uhaw yan dahil sa cereal. Baka maging cause pa ito ng ano, ng pagka heat stroke nya, lalo na sa panahon ngayon, mainit. Okay? So, paano maka-hamster? Yun lang po.